Hi guys! At sa inyo, mga kamahal ko! Welcome to our channel, Edgar Boy Vlogs. At sa araw na ito, guys, meron lang akong papansinin na niluto or nailuto natin, guys, na pwede ako magbigay ng konting tip kung paano siya maitatawid ang pagluluto sa kanya. Without any further ado, ayan, introduce ko sa inyo, nagprito lang naman tayo, guys, ng bangus or milkfish is the national fish of the Philippines. Alam ko na napaka-common at saka napaka-dali lutuin ang bangus at lagi siyang available sa atin. Kahit saan pwede mo siyang mabili, sa mga palengke o di kaya sa mga supermarkets, guys. Pero may napansin lang kasi ako, guys, habang nagluluto, baka makatulong sa inyo na maibibigay kong tip ngayon. Basic tip lang siya, guys, para lang maitawid natin ng matiwasay ang pagpiprito ng bangus. At para simulan natin, guys, kung bago ka sa aking channel, invite kita na mag-like, mag-comment down below kayo, guys. Huwag nyo rin kalimutang i-share ang ating mga videos. At ito, para makatulong din sa ating mga kaibigan dyan. At syempre, pag bago kayo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin sa ating channel. Pakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko, guys, na ibibigay kong tip sa araw na ito sa luluto natin ng bangus. So simulan natin sa pagpe-prepare, guys, ng bangus. Syempre, di ba, pag nabili natin, kung pipritoin natin, syempre ako, kinakaliskisan siya, tapos kinukuha yung hasang niya, laman loob niya, ganun. Tapos kumalinis na siya, guys. Actually, itong pipritohin natin is ano na siya, naka-debone o tinanggalan na siya ng mga tinik. So, laman na lang talaga siya, guys, na lulutuin natin ngayon. Kaya medyo walang hassle kainin. At mabilis natin siyang makakain kasi hindi na tayo mamimili ng or magtatanggal ng mga tinik sa kanya. So, kailangan syempre linisan, tapos timplahan natin siya, guys, ng ako basic lang, asin at saka paminta, okay na sa akin. Kung lalagyan nyo siya, guys, ng seasoning, it's up to you. Okay? So, basta masarap ang kalalabasan, kung anong pansa panlasa, kung ano ang pasok sa panlasa nyo, go. Okay? So, pagkatapos, guys, pag ready na natin siyang ipiprito, syempre, sa kawali, mag-iinit tayo ng mantika na medyo pausukin natin, or at least nakikita natin, guys, na mainit siya. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating bangus. So, yung tip na ibibigay ko sa inyo, guys, sa pagluluto natin, guys, sa una natin ilalapag, guys, dun sa mantika, guys, is yung parte ng isda o ng bangus na walang balat, guys. Yung kumbaga yung laman niya. So, kung papansinin nyo, guys, wala siyang tilamsik ng mantika or hindi titilamsik yung mantika. Tapos, medyo tahimik siya. Saka, panatag yung pagluluto mo. Ayan. So, pag nailapag mo na siyang ganyan, guys, hayaan mo lang siyang maluto hanggang maging brownish color or golden brown. Ako, nilalagyan ko ng takip para medyo contain yung init niya or para magpantay ang niluluto nating bangus. So, tinatakpan ko siya, guys. So, intayin natin ng konti, guys, yung kanyang pagkakaluto. So, habang naghihintay, guys, alam nyo ba na ang bangus, guys, di ba, is the national fish ng ating Philippines. At the same time, guys, kilala to sa buong mundo bilang bangus ay napakamalasa. Sikat ang bangus, guys, dahil lagi natin siyang iniihaw, di ba? Tapos nalagyan mo siya. Ako, nilalagyan natin ng mga sangkap dun sa loob ng tiyan niya. Pagkatapos, ayan, iihawin natin. So, kapag naluto na siya, masarap yon, guys, sa masarap na sausawan kung gusto niyo magkaroon ng sausawan. Tapos, guys, dito sa Philippines, guys, ang bangus ay sikat sa isang lugar. Sabi nga nila, this place is the bangus capital of the Philippines, na kung saan nagdidiwang talaga sila, guys. Meron silang araw na binibigay para sa pag-alala sa kanilang bangus. At ang lugar na ito, guys, ay walang iba kundi ang Dagupan. Pag kalipas na ilang minuto, guys, pakiramdaman nyo lang kung medyo brown na siya, guys. Pwede nyo na baliktarin. O, tapos yung may balat na naman yung nasa mantika na part, nakasubmerge dun sa mantika,
Ayan, tapos takpan nyo na lang. Ayan, pwede rin guys na habang ginagawa nyo yun, pahinaan nyo yung apoy. Tapos, o di kayo iba pinapatay talaga yung apoy, tapos pabalik na rin. Tapos, tatakpan at saka bubuhayin yung apoy ulit para maluto naman yung other side niya, yung sa may balat na portion. So, kung tumilapsik man siya, at least covered siya. So, hindi ka masyadong maaabala. Para siyang ano, di ba guys? Para siyang fireworks, di ba? Pumuputok-putok siya sa ating pandinig. Pero ganun talaga siya guys. At hindi ka naman masyadong mag-worry kapag may takip siya kasi nandun lang naman sa loob yung ano, yung tunog, di ba? Nung pagpiprito, habang piniprito yung bangus. So, hintay ka lang na ilang minuto ulit. At pwede mo na siya i-check. Pagkatapos, yan, pwede na natin siyang i-prepare para makain natin. Ang bangus pala guys is nakaka-adapt siya sa kahit saang lugar. Kaya, kung saan may tubig dito sa Philippines, nakukulture siya or naalagaan siya para paramihin guys. Kaya, kung papansinin nyo, hindi tayo nawawalan everyday ng bangus sa palengke or sa mga tindahan dito kasi dito sa Philippines kasi marami ang nagkukulture o marami ang nag-aalaga ng bangus kasi napakaano nila sa ano environment natin, adaptable sila at the same time, kahit basta may tubig lang nabubuhay sila guys. Ayan, may manner naman sila of how to do it, lalo na yung mga nagninegosyo talaga ng bangus guys. At alam nyo ba guys na mga benefits na makukuha natin sa bangus guys, napaka-nutritious niya guys at mataas siya sa amino acid at saka fatty acids na nakakatulong sa ating katawan. At the same time guys, mataas ang kanyang protein content. Mga taong mahilig kumain ng protina, pwede nyo isama sa inyong diet ang bangus. Actually, pag kinain din siya ng mga buntis, nakakatulong din to sa good brain development para sa mga infant. Marami siya guys na mga benefits actually si bangus na may bibigay sa atin that made it a national fish of the Philippines, diba? So kasi napakarami niyang pakinabang kumbaga. So habang naghihintay tayo guys sa ating niluluto, sa other side na tayo, kung hindi pa siya masyadong brown dun sa unang part guys, so sa meat part siya, pwede nyo siyang baliktarin ulit guys. Tapos bigyan nyo na 2 minuto or 3, ayan, sa medium heat para totally maluto ulit yung medyo maputla pang part. Ayan, syempre takpan nyo para hindi kayo matalsikan. Pero mapapansin nyo guys, medyo tahimik siya at panatag yung pagpiprito. Kapag ito yung mga ways na ginawa nyo, diba? Yung unahin nyo yung meat part, tapos yung may balat na part, pangalawa, tapos baliktarin nyo na lang ulit dun sa ano niya. Sa meat part ulit, kung medyo gusto niya na medyo golden brown talaga. Pero kung light brown lang, ayun, pwede na yan. Huwiin nyo na siya. Tapos, i-ready nyo na para makain na natin. Kasama ng kanin, syempre. So, ayan guys, lumipas ng ilang minuto. Ready na to para hanguin yung ating pritong bangus. Ayan guys. So, ano pa hinihintay natin? Tara, i-ready na natin siya guys. So, kung papansin ninyo guys, golden brown na yung both sides. Pwede kayo mag-combine guys na ibang kasama niya. Katulad ng kamatis or sausawan na paborito niyong sausawan. Mas masarap siya ganun. Or since na templado naman siya guys, pwede na rin siyang plain with rice. So there you have it guys. Ayan, I hope nakatulong sa inyo yung munting tip na binigay natin sa inyo sa pagluluto ng pritong bangus. Na para medyo tahimik, panatag at hassle-free, walang tilamsik ang pagpiprito ng bangus. Yan lang naman guys, basic lang po yung akin ibibigay na na-observe ko na sa lagi-lagi kong guys ginagawa na magdagpiprito ng bangus, ina-observe ko na less yung kanyang tilamsik at saka hindi siya makalat kapag ganun yung manner of prito na gagawin. So sana makatulong din yan sa inyo. Kung meron ka din kayong mga paraan o meron kayong nalalaman guys para madagdagan yung ating kaalaman para sa pagluluto ng bangus, mag-comment down below na lang kayo guys. Please, di ba? Makatulong din sa para sa lahat ng mga nanonood at interesadong malaman kung paano ba magluto ng pritong bangus na walang ingay at tuloy-tuloy. Ayan, hanggang maitawid natin guys na maipresenta natin for our meal time yung ating nilutong pritong bangus. Yeah. There you have it guys.
So, hanggang dito na lang. Until next vlog. So, invite ko lang kayo ulit, guys, to subscribe to my channel, Edgo Boy Vlogs. At huwag kalimutang i-hit ang bell notification para lagi kayo updated sa mga videos natin. So, until next time, guys. Thank you. Bye-bye.